So what's up guys, welcome back to my YouTube channel for my another video tutorial. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-recover ng hacked account through Gmail account. So bago tayo mag-umpisa, make sure na naka-subscribe ka dito sa YouTube channel ko and hit mo din yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos na i-upload. So follow nyo din ako sa mismong Facebook page ko, Fake Player TV, and sa TikTok account ko, Fake Player TV din. Then sa lahat ng merong katanungan, pasok lang din po kayo sa mismong group page na ginawa ko para sa lahat ng mga na-hack na account. So meron doon mga tutulong sa inyo if hindi ako makapag-reply sa mismong page ko. Big shout out kay Jlord Pipito. Sir, God bless po sa inyo, sir. And keep safe always. So before we start guys, make sure na tapusin itong video na to para mas lalo nyong maintindihan at hindi kayo mahirapan sa pag-retrieve ng inyong mga accounts. So umpisahan na natin. So una natin gagawin guys, pumunta tayo sa Gmail natin. Then click compose. Magsisend tayo ng email kay Monton. So ilalagay nyo dito Mobile Legends Game at Monton.com. So dyan tayo magsisend ng email. So paki-follow lang yung step natin dito. Ng resibo nyo. Kung wala kayong screenshot ng resibo nyo, pwede naman yung text message ni Kodashop, sa inyo. Diba, for example, kapag nagre-recharge tayo sa Kodashop, meron may nagte-text sa atin na
na nakapag-recharge tayo ng successfully sa kanila. So yun po yun, pwede nyo po yun i-provide. Then sa number 13 is yung ID number ng new account nyo. Dapat meron nakabind na FB or Monton tsaka Google Play. Then number 14 is server ID ng new account nyo. At sa number 15 is yung the level of characters ng account nyong na-hack. Then additional information. So ganito lang kasimple yung additional information natin. So wag na natin pahabain pa. So please help me to restore my hacked account. Thank you. So ganun lang kadali guys. Pagkatapos yung lahat na pagkatapos na na-fill upan nyo to lahat, click to submit lang natin. So submit na natin guys. So double check muna natin, then submit. So hihintayin natin ng 24 hours daw. Okay. So yun na nga, tapos na tayo mag-fill up ng form through Gmail account. So ang hihintayin natin, ilang days ba sila bago mag-reply sa atin. So eto guys, May 12 ako nag-fill up ng form sa Gmail account. So nag-reply sila sa akin is nung May 14. So yung unang email nila sa akin is pinapahanap nila sa akin yung first recharge and last recharge ko sa Coda Shop. So wala akong may provide na screenshot ng resibo ko sa Coda Shop kasi hindi ko mahanap sa Gmail ko yung mga resibo ko. So yung ginawa ko na lang is sinabi yung amount tsaka yung channel tsaka yung recharge items ng diamonds na nakuha ko. So pagkatapos ko na replyan yung email nila, then nag-email sila nung May 15. Sabi nila is kailangan nila yung screenshot ng resibo ko sa Coda Shop. Then yung reply ko sa kanila is yung Gmail account ko is na-hack, then lahat ng resibo ko is dinelete na ng hacker. At then yung process ng Coda Shop ngayon is binago na hindi na pwede kumuha ulit ng mga resibo. So yun yung rason ko. So yun na nga guys, pagkatapos ko replyan yun at ito na agad yung reply nila sa akin. So sabi nila is sabihin ko na lang yung amount tsaka yung channel na ginamit ko pati yung recharge items sa date na pinapanap sa akin. So ito na nga yun guys, recharge date, recharge amount, recharge items at recharge channel. So ayan na po yung example ko guys. So yun na nga guys, ito na yung reply nila sa atin. Nagkamali tayo sa amount na sa first recharge ko na i-provide sa kanila. So dito guys is hindi sa akin tong account na to guys. Ako lang nag-retrieve nito. So yung may-ari is hindi alam talaga yung first recharge niya sa Coda Shop at last. So yung ginawa ko is hinulaan ko na lang lahat ng recharge niya. So paano ko nga ba nahulaan yung mga recharge niya? So nag-base lang ako sa tinanong ko lang siya guys na kung magkano ba yung parating niyang nire-recharge sa Coda Shop. So doon lang ako nag-base. Kaya nahulaan ko kagad yung mga amount niya sa Coda Shop. So ito na agad yung reply nila sa atin guys. Pinapahanap sa atin yung registration date then registration device. So, i-provide lang natin yung registration date ng account natin. Then yung registration device, kung ano yung cellphone na ginamit natin sa pag-create ng Mobile Legends account natin. So, ito naman yung reply nila guys. So, dito talaga ako na stress ng sobra. Kasi nakailang mali ako, naka 7 na mali ako dito sa registration device. Sobrang daming mali ko talaga. So dito kasi guys is kailangan ko sabihin lahat ng device na nilagin ko sa account na na-hack. So kailangan ko talaga sabihin lahat ng device pati yung brand, at model. At yung last na sinabi ko sa kanila guys is i-consider na lang yung registration device ko kasi lahat naman ng device na i-provide ko na sa kanila, lahat ng device na ginamit ko sa pag-login ng account ko is nabigay ko na. So hindi pa ba yun sapat para ma-recognize na ako yung real owner ng account nito na nire-retrieve ko?
So, yun ang sabi ko. So, yun ang yung sinabi ko sa kanila, guys. At ito yung reply nila sa akin. So, please create a new account. Please bind your new account to your Google or FB. So, yun na nga, guys. Na-retrieve na natin yung account na na-hack. So, kailangan ko na lang ibigay yung ID number ng new account ko, then server account, at saka doon nila ibabind yung account natin na na-hack. So, pag ganito na yung email nila sa inyo, guys, matuwa na kayo kasi may babalik na yung account nyo sa inyo. So, hanggang dito lang tayo, guys. Sana nakatulong ako sa inyo. Then, sa lahat ng mga na-hack na accounts dyan, huwag lang talaga kayo sumuko sa pag-retrieve ng inyong mga accounts. May babalik talaga yan sa inyo. Then, gusto ko lang din magpasalamat sa mga solid supporters ko na patuloy pa rin akong sinusuportahan hanggang ngayon. So, thank you talaga sa inyong lahat. So, yun lang, guys. Peace out.